Magandang araw po sa inyo. Andito po ako para turuan ko po kayo paano makaipon or bigyan ko kayo ng ideas paano mag-ipon. Yan po. Una po, bilang OFW, napakahirap po talaga mag-ipon. Dapat kailangan natin kung anong goal natin sa buhay, kung ano yung pangarap talaga natin para sa pamilya, para sa ating sarili, mga sa susunod na taon, 10 years, ganyan, ano na dapat ang buhay natin, dapat kung ano talaga yung gusto natin marating sa buhay natin, dapat po may plano tayong yan po. Ito po yung dapat natin gawin. Kasi kahit ako po ay natuto rin dito. Ito po yung unang ginawa ko. Number one po, kailangan po natin magdasal, humingi ng gabay sa Diyos araw-araw. Yan po talaga ang ginagawa ko araw-araw. Paulit-ulit, araw-araw nagdadasal. Pagdadasal natin na, Lord, gabayan tayo sa paggastos, sa buhay natin araw-araw, sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin, ganyan, para lalong lumakas yung loob natin, para magkaroon tayo ng focus para sa ating pag-iipon. Yan po. Yan po ang number one. Yan po. At saka po pala, kailangan nating maging humble, humingi ng tulong sa Kanya. Kasi kung wala naman ng Diyos, wala naman tayong mararating. Kaya kailangan natin ng guidance niya. Guidance niya at guidance ng mga pamilya natin. Yan po. Yan po ang kailangan natin gawin araw-araw. At dapat marunong po tayo makikapwa-tao. Yan po ang tips ng tatay ko. Yan. Shout out po pala sa kanya. Samuel Ubungin Senior. Yan po. Yan po ang aking may ipapayo. Tips number one. Number two po, para paano tayo makaipon, number two po, umpisahan nyo na po mag-ipon. Yan po. Kailangan umpisahan. Wag isipin na may bukas, may next month, may next year pa, ganyan. Huwag po nating isipin yun. Lagi pong isipin natin na ngayon. Kailangan natin ngayon, huwag natin isipin yung may bukas pa, may next month. Mahirap po yan. Kasi hindi natin alam yung susunod na mangyayari. Kagaya po sa amin, dati malakas ang company. Ngayon, mahina na po. Ganyan. Kaya dapat lagi po nating isipin yung ngayon na. Umpisahan mo na. Ngayon. Yan po. Ayan ang tips number 2. Ang number 3 po, kaya po ako natutong mag-ipon. Ganito po yung ginawa ko. Humingi po ako ng mga impormasyon sa mga taong successful, ganyan. Nag-aral din po ako kung paano maging successful. Nagkaroon din po ako ng mga mentor or lagi rin po ako nanonood or sinusubaybayan ko yung mga mentor na to. Ipapaano ko po sa inyo yung mga mentor na sa pag-iipon, napakagagaling po nila. Matagal ko na po silang sinusubaybayan. Si Francisco Colayco po, panoorin niyo po yan. Pinapanood ko na siya ng 10 years yan. Matututo po kayo. Kasi marami po kayong malalaman. Kasi kahit ako, natuto rin po ako. Kala natin, alam na natin, ganyan. Hindi pa pala. Kaya kailangan natin ng mga mentor, ng mga successful na tao. Yan. Si Francisco Colayco, yan. Puntahan niyo po. Yan po yung unang mentor ko na nakilala. Kumbaga sa mga ano niya po, advice niya. Yan, pinapanood ko po siya sa YouTube. Tapos po yung pangalawa po, si Chinkitan. Bumili po kayo ng libro niya. Totoo po 'to. Yan, ito po yung libro niya. Yan, Chinkitan. Diary of Ulubing, yan. 22 Money Lesson on How to Avoid Going Broke. Yan po. Binabasa ko po siya. After work, binabasa ko siya. Tapos, pag wala akong oras, ako po talaga yung taong mahilig magbasa. Mahilig. Matuto pa. Gusto ko pa nang natututo. Kaya, kayo po bilang OFW, kailangan nyo po na mag-aral kung paano makaipon. Yan po. Totoo po yan.
Ayan po, si Chingitan. Ayan. Ayan, nakikita niyo ba? Chingitan niya. Bumili po kayo nito. Hindi po kayo magsisisi. Nandito po lahat ng katanungan niyo. Ayan. Lahat, self-control, ganyan. Lahat po, lahat. Nandito po lahat ng katanungan niyo. Kahit kayo na, magtataka kayo bakit ganitong 10 taon na kayo, ganyan, na nagtatrabaho, wala pa kayong ipon. Ganyan po. Kaya kailangan po natin ng mga mentor. Ayan. Ang pangatlo ko pong mentor ay yung tatay ko po. Ayan. Shout out sa tatay kong napakasipag, napakatsaga. Samuel Obungin, senior po. Lagi niya pong payo sa akin. Magtipid. Magdasal. Makikapatao. Yan. Yan po ang lagi niyang payo. Magpahambol lagi, anak, yan. Kailangan maging masipag, tiyaga, tapos mag-ipon. Pag laging tumatawag ako sa kanya, laging sinasabi, mag-ipon ka, magbangko, yan. Yan po laging payo ng aking tatay. Yan po. Kaya, kayo po, kailangan po natin mag-aral kung gusto po natin makaipon. Hindi naman po tayo matututo kung hindi tayo nag-aral or kung hindi tayo nagtatanong sa mga successful na tao or kung hindi natin sila sinusubaybayan or sa mga kaibigan natin, kung paano sila umasenso, yan, tanungin natin kung ano po yung mga ginawa nila. Yung mga kamag-anak natin na successful, yan po. Kailangan po natin humingi na advice. Ako po hindi po talaga ako nahihiyang humingi na advice kasi yun yung gusto kong matuto. Kasi, ano po, hindi naman lahat ng bagay ay alam natin. Totoo po yan. Kaya kailangan natin matuto sa ibang tao. Ayan po. Ayan ang tip number 3 po. Kailangan humingi ng impormasyon sa mga successful na tao. Number 4, mindset. Dapat determinado ka. Huwag ka madistract. Dapat nakafocus ka lang kung bakit kailangan natin mag-ipon. Anong gusto mo sa buhay? Ganyan. 12 years from now, anong gusto mo sa buhay? Ganyan. Hindi naman po masama maghangad ng magandang buhay. Ganyan. Kailangan natin itugma ang kinikita natin araw-araw sa ating ginagastos. Yan po. Yan po ang tip number 4 natin. Kailangan nakapokus kung ano yung goal mo, pangarap mo sa sarili mo, sa pamilya mo, sa anak mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa future nila, ganyan. Sa future natin, ganyan. Kailangan mindset. Number 5, mag-save po muna tayo sa bangko. Kapag sumasahod na tayo, ang una po natin gagawin ay mag-save po muna sa bangko. Mag-open po kayo ng account nyo para mag-umpisa po kayo sa 100, sa 200, kada sahod, 1,000, hanggat nasasanay ka na. 1,000, 5,000, ganyan. Kailangan mo po muna mag-save, yan, pag sumahod ka na para nasasanay ka araw-araw. Buwan-buwan na ginagawa mo pag nakatanggap ka na ng sahod mo. Kasi dati, hindi rin naman po ako ganyan. Kaya lang, natuto na rin po ako na nag-open, ganyan. Ganito, isang bangko, para ang sarap po sa pakiramdam na, nasasanay ka na pala, ganito. Kaya dapat, ganun niyo po yung gawin niyo na unahin niyo po muna mag-save sa bangko. Bago bumili ng mga kailangan, ganyan, ng mga needs natin, yung mga perang natitira natin. Ganyan po, unahin po natin. Ganyan din po ako, nag-umpisa rin po ako sa maliit. Hindi naman po kailangan na malaki. Kailangan magsimula sa maliit. Yung masasanay ka lang na nag-iipon ka, ang sarap pala sa pakiramdam pag may nakita kang may ipon ka na. Yan po ang tip number 5. And number 6 po, tips para paano ka makaipon. Ganito po, bago ka gumastos, isipin mo na pinagtrabahuan natin ng isang buwan. Yan. Ang perang ginagastos natin. Dugot pawis, yan. Puyat natin ng
12 hours, araw-araw, yan. Yan po iisipin natin para hindi ganun kadaling igastos yung perang pinagkitaan natin ng isang buwan. Kailangan mo isipin na, ay, pinaghirapan ko to, pinapuyatan ko to ng isang buwan. Yun po. Napagod ako dito, ganyan. Pawis na pawis ako, nakatayo, ganyan. Ganyan po. Lagi po natin iisipin yan. Para hindi po natin ganun kadali gastusin yung perang kinita natin ng isang buwan. Yan po. Number 7 po. Huwag po tayong gala ng gala or lumabas para hindi po matukso na makakita ng magaganda sapatos, magagandang damit, ganyan. Dapat windows shopping lang, ganyan po. Para hindi tayo matukso, ganyan. Huwag palagi nag-shopping. Huwag palagi mag-order sa online, ganyan. Kung ako po sa inyo, kung rest day nyo po, manood na lang po kayo ng mga YouTube na makakatulong sa inyo, paano kayo umasenso or paano kayo kumita. Yan po. Yan po ang tip number 7. Number 8 po. Ito po yung pinaka mahirap bilang OFW kasi naranasan ko rin po ito. Huwag pong mangutang. Iwasan po natin mangutang hanggat maaari. Kasi nanggaling din po ako dyan. Napakahirap po talaga. Na-broke din po ako dati. Yan. Last past 10 years ko. Yan. Hanggang natuto ako magtipid. Kailangan po natin mag-budget. Yan. Mag-budget at magtipid. Huwag po tayong mangutang para sa luho natin. Please lang. Kasi pag nasanay ka ng utang, masasanay ka talaga. Totoo po yan. Dapat iwasan po natin na gusto natin lagi may bagong sapatos, ganyan. Dapat iwasan natin mangutang. Bibigyan ko po pala kayo ng tip. Kasi po ako, matagal na ako dito. Siguro ang sapatos ko lang is mga, sa tagal-tagal ko na, mga 4 lang. Yan po. Kasi, ang niluluma ko pa talaga. Nakuha ko yung idea ko sa mga kasamahan kong Chinese. Kasi araw-araw na pumapasok, lagi ko nakakita. Yun at yun lang yung mga suot nila, yung sapatos, ganyan. Kaya parang na-adapt ko rin po yung culture ng mga ano dito. Napaka-tipid nila. Napaka-kuripot. Yan. Sana maging ganun po kayo. Kuripot or magtipid sa para sa future. Hindi para sa mga kuripot sa ibang bagay. Hindi po yun. Magtipid para sa ibang mga bagay, sa mga luho natin, yan po. Kailangan natin magtipid sa mga yan. Pero sa mga pagkain at vitamins na kailangan natin araw-araw, huwag po tayo magtipid, syempre. Ang sarili po natin, ang puhunan natin, kaya mahalin po natin. Yan po. Piliin natin maging matino. Yan po. Ang tips ko po pala, number 9 is piliin natin ang magandang buhay. Kung ano yung purpose natin pagpunta natin dito sa Taiwan. Kailangan natin ng matinong buhay. Totoo lang po. Kailangan natin at piliin natin maging matinong buhay. Kasi uuwi at uuwi rin po tayo sa Pilipinas. Anong ginawa natin dito sa Taiwan, ganyan. Babalikan po natin yan lahat. Kaya ang number 9 tips ko po, kailangan natin maging maganda ang buhay at maging matino ang buhay natin dito sa Taiwan. Yan po. Huwag po tayong magsisi balang araw. Yan po ang pinakamahirap. Huwag po tayong magsisi. Kasi mabilis lang po ang panahon dito sa ibang bansa. Kaya lagi po lagi natin pipiliin ang magkaroon ng matinong buhay dito sa ibang bansa. Ayan po. At ang number 10 na tips ko po ay wala po sa pamilya natin ang pagyaman or pag-asenso. Nasa ating sarili po yung paano paghawak natin ng pera,
paano po yung mga kaibigan natin pinili, yan, yung mga pinapakisamahan natin kaibigan, yan, dapat yung mga maayos, ganyan, yung mapapatinukay, yan po yung pipiliin natin. Tapos yung pang-araw-araw natin na ginagawa, yan. Ang pag-asenso po wala sa magulang natin, nasa sa ating sarili po yun. Dapat, be humble lang po tayo, marunong makipagtakwa tao, yan po. Kaya bilang OFW, be wise po tayo. Kasi mabilis lang po ang panahon. Yan po. Mahalin natin ang pamilya natin, ang ating sarili at ang ating pangarap. At laging humingi ng pasasalamat sa Diyos. Yan po ang pinakamagandang gawin natin. Every time na may ma-receive tayong sahod, magpasalamat po tayo. Kailangan natin magpasalamat at maging mabait na tao para marami pa po tayong blessing. Sana po natuto kayo sa aking advice at tips paano makaipon. Ingat po tayo mga kapwa ka OFW. God bless po sa inyo at good luck po sa mga journey natin dito. Tuparin po natin ang ating mga pangarap. Yun po. At lakasan po natin ang ating loob. Yan. Maging masaya. Yan. Thank you and God bless you all, kapwa ka OFW.